Magandang araw, Pilipinas. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong araw ng 5 Oktubre taong 2024. At kayo'y nanunood ng Pilipinas Balita Now. Bagyong Julian, Hamina at naging low pressure area. Hamina na si Bagyong Julian at lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, lalo na sa Batanes at Ilocos Norte, dahil sa mga naranasang malakas na ulan bago ito hamina. Olivia Rodrigo, handa na sa kanyang concert sa Pilipinas. Dumating kahapon si Olivia Rodrigo para sa kanyang Guts World Tour concert na gaganapin sa Philippine Arena. Libu-libong fans ang naghahanda na para sa inaabangang performance ng Filipino-American pop star. Enrile, Gigi Reyes, at Janet Napoles, absuelto sa kasong plunder. Ang Sandigan Bayan ay naglabas ng desisyon na nagpapawalang sala kina Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes, at Janet Napoles sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Ayon sa korte, hindi sapat ang ebidensya upang patunayan ang kanilang pagkakasangkot sa nasabing kaso. Renewable energy, kailangan ng Pilipinas ayon sa DOE. Ipinahayag ng Department of Energy na patuloy na isusulong ang paggamit ng renewable energy sa bansa, kahit na mataas ang initial cost ng mga proyekto. Nakikita nila itong mahalagang hakbang upang masigurado ang sustainable na enerhiya para sa hinaharap. Mga guro, hinarang sa kanilang marcha patungong Menjola. Hinarang ng mga pulis ang daan-daang guro na nagmarcha patungong Menjola para ipagdiwang ang World Teachers Day at igiit ang kanilang mga hinain, kabilang ang mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo. Din lang, opisyal na ilulunsad sa Prime Video ngayong araw. Ngayong araw, ipapalabas ang Lin Lang sa Prime Video. Ang inaabangang serye ay puno ng mga misteryo at pagtataksil na magbibigay ng bagong mukha sa mga teleserye ng bansa. Nobel Peace Prize 2024, iginawad sa isang Ukrainian human rights activist. Ang Nobel Peace Prize ngayong taon ay iginawad kay Olesya Smirnova, isang kilalang human rights activist mula Ukraine, dahil sa kanyang walang pagod na pagsusumikap na ipagtanggol ang mga displaced persons sa gitna ng Russia-Ukraine conflict. Mahigit 200 katao ang nasawi sa Bagyong Helene sa West Africa. Tumama ang Bagyong Helene sa West Africa, na nagdulot ng matinding pagbaha at landslide. Patuloy ang mga rescue operations upang tulungan ang mga naapektuhan ng sakuna. Krisis sa South China Sea tumitindi dahil sa banggaan ng mga barko. Patuloy na tumitindi ang tensyon sa South China Sea matapos ang banggaan ng mga barko ng China at Vietnam na nagdulot ng pinsala sa mga Vietnamese fishermen. Nananawagan ng iba't ibang bansa na lutasin ang sigalot sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. Pagbisita ni South Korean President Yoon Suk-yeol sa Pilipinas. Nakatakdang dumating ngayong Linggo si South Korean President Yoon Suk-yeol sa Pilipinas para sa isang state visit, kung saan tatalakayin ang mga kasunduan ukol sa depensa at teknolohiya. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas!